Yun mga kakabsat, kumukulo na ang ating lapo-lapo. Tikman nga natin. Luto na po yan. So ilagay na po natin dito yung lito. Welcome to my vlog. This is Hernan Fernandez TV. Sa kalabasa. Hello mga kakabsat, magandang araw po sa inyong lahat. Diyo po natin ngayon sa araw po ng Sabado. Magluluto po tayo ngayon ng sabaw kasi sabi ko sa misis, gusto nyo daw magsabaw. Kaya bumili kami ng isang pirasong lapu-lapu, yan po. Apat na hiwa po yan. Tagdalawa po kami. Kasi dalawa lang kami ni Miss dito. Kasi yung pamangkin ko, nasa work siya. So ang style, ito po yung style ko guys sa pagluto ng tinola. Diba? Maraming style po yung pagluto ng tinola, pero ito po yung ipapakita ko po sa inyo ang style ko po sa pagluto ng tinola na isda. Yan, ang nilagay po natin sa baba, naglagay po tayo ng sibuyas at saka kamatis, andyan na po yan, at saka dalawang pirasong sili. Yan, ang gagawin po natin dyan muna, kumbaga kung sa Bisaya, papakupsan sana to, palabasin muna natin yung sariling tubig ng isda. Parang isimipaksi muna natin. Yan po yung style ko sa pagluto ng tinola. Paglabas po ng sariling tubig ng isda, ng lapu-lapo, pag malapit na po siyang matuyo yung sariling tubig ng isda, dyan na po ito yung maglalagay ng tubig or sabaw ng lapu-lapo. Wow, so ito naman po yung ating lapu-lapo. Wow. At ang gulay po na ilalagay natin ay litos po. Sabi ni Mrs. ito na lang muna ang ilagay namin na gulay kasi hindi kami nakabili ng gulay. Actually, maganda sana dyan sa tinola, masarap sana yung pichay. Kaso lang, medyo mainit ang panahon kaya hindi na kami pumunta pa sa market para bumili. At saka ito, sayang din naman kasi masisira na, malapit na masira itong litos. Ito na lang yung ilalagay natin na gulay. At mayroon tayong sili para mas maanghang yung, mas masarap yung sabaw na mas may kunting anghang. So guys, magsimula na tayo magluto. So yan na po, sinit ko lang po ng yung lutuan natin ng 1.20 para dahan-dahan lang po yung pagluto natin, para mas masarap po na dahan-dahan yung pag-init ng lutuan natin, yung pan natin, para dahan-dahan yung paglabas ng sariling tubig ng isda, para hindi po mabigla kasi nilagyan po natin ng kamatis at sibuyas sa baba. So guys, hintayin lang natin to hanggang ito ay lumabas ang sariling tubig ng lapu-lapo. Takpon lang po natin. Tingnan natin mga kapsat kung lumabas na ba yung sariling tubig ng isda. Tingnan nyo po guys. Lumabas na po. Lumalabas na po yung sariling tubig ng isda. Yan. Kasi dahan-dahan lang po yung temperature ng apoy natin. Tingnan nyo po. Maya-maya po, pag medyo konti na lang talaga yung sariling sauce yan, yung tubig ng isda, pwede na tayo maglagay dito ng sabaw or tubig. Takpan lang natin. Yun, okay na ito mga kapsat. Pwede na tayong maglagay dito ng mainit na tubig para pang sabaw natin. Yun. Hindi na po kailangan lutuin ito ng matagal mga kapsat kasi basta isda po, madali lang po itong lutuin. Yan. Sarap humigop ng sabaw nito. Yan, sakto lang yung isabaw natin. Yan. Tapos, sa puntong ito, mag-add tayo ng pepper powder. Yan. Tapos, maglagay din po tayo ng kunting madig sarap. Kunti lang po. Kunti lang. Tapos, takpan lang po natin ito at hintayin hanggang ito ay kumulo. Yun mga kakabsat, kumukulo na ang ating lapu-lapo. Tikman mo natin kung sakto na ba yung timplada natin kasi naglagay na tayo ng asin kanina.
So medyo matamad pa po. So mag-add tayo ng asin. Ayan. Tapos pwede na tayo maglagay dito ng sili. Maglagay tayo ng 2 pirasong sili. Ayan. Chili natin. Ayan. Wow naman! Wow! Wow! Tapos isimmer lang natin ito ng ilang minuto. Yun. Okay na yan guys. Luto na po yan. So ilagay na po natin dito yung litos. Yan. Sa sinabi ko po, litos po yung ilalagay natin. Kasi di po kami nakapunta ni Mrs. sa palengke kanina. At saka sayang din naman po. Masisira na rin po ito. Kaya ito na lang po yung ginamit natin. Pero masarap po pa rin po itong ating tinulang lapo-lapo. Kahit litos po yung ilagay natin na gulay. Masarap din po yan. So yan. So guys, di na to kailangan na patagalin pa. Kasi pag nilagay na po natin yung litos, di na po kailangan na kuan lutuin pa yan. Kasi mas masarap po yung gulay. Kuan half cook lang yung kanyang pagkaluto. So guys, salamat po sa inyong panunod sa ating munting channel. Luto na po ang ating timulang lapu-lapo o sa Bisaya pa, sinabawan ng lapu-lapo ni Kabsat Hernan Fernandez TV. Thank you guys! Luto na po. Kainan na po para sa aming tanghalian. Bye-bye!